Three Birds Die 2, 2015. Three Birds Die 3, 2015. Three Birds Die 3, Frosted Coin. At may pang-apat tayong variation na aking na-discover na maaaring ito ang pinaka-rare sa year 2015 na 1 piso BSP series coins. Panoorin ninyo guys. Okay po, welcome back. Halimeo 9. At dun po sa mga bago lang sa ating channel, please subscribe, like, comment, and pakihit ang notification bell para palagi po kayo updated pag meron tayong bagong content. At mag-join na kayo sa ating membership. Okay po, maganda po itong ating magiging topic ngayon. Kaya napakaswerte po ninyo kapag tinapos po ninyo ang video. Bago po tayo mag-comment, guys, tapusin po muna ninyo para alam po natin magiging relevant ang ating magiging mga komento, especially kayong mga nagko-collect na dyan. At kahit doon po sa mga baguhan, mas lalong-lalo na, no? Dapat po ninyong aralin itong mga ating kinokontent, ang ating pong coins. Itong 2015, no? Year 2015, punta tayo diretso. Ayan, sa kasalukuyan, meron pong tatlong variation ang year 2015 na BSP series coin. Ito po siya, yung nakikita nyo na sa screen. Yan, inayos na natin, ano. So, isayin natin yan, 2015, yung 18%. Yung sinabi natin kanina sa intro, reverse 2, bold letters yan. At may mga value na po yan dyan, ano, makikita nyo sa baba kung napapansin nyo. At uncirculated, yung pinakamataas na kondisyon dito sa mga reverse 2 na ito. 2015, na sumunod yung 9% bold letters din siya. Reverse 3, mas bababa kumpara sa reverse 2 na 18%, no? Mas konti, pero common din. At ang pinakamataas dito ay yung almost uncirculated na merong umiikot sa sirkulasyon. Ibig sabihin dito sa 2015 na reverse 3 ay medyo mababang chance na makakuha tayo ng mga uncirculated or baka nga wala pang brilliant uncirculated. Kaya siyempre pakicheck ninyo ang inyong mga pinaka-iingat-ingat ang mga barya dyan, year 2015 na reverse 2, reverse 3. At yung pangatlo dito sa ating record 2015 din, siyempre at 1.5% ang kanyang percentage frequency niya, guys. Bold letters reverse 3 pro. So ibig sabihin itong 1.5 na to ay napakababa po ng pagka-mintage itong mga frosted coin, sapagkat ito po ay special. Kung maaalala po ninyo yung ating mga kinonten, ito lang previously, di ba? Bakit nagkaroon ng mga reverse pros? Kasi ito po yung mga may mga tinatawag sila doon sa discarding ng pagkakagawa, eh, no? Kaya nagre-resulta po ng ganyan, no? Parang yun yung sandblasting, no? Na tinatawag. At may iba pang pamamaraan. So, ibig sabihin tatlo, eh, yung ating pang-apat na pinakita kanina, di ba? At alam niyo sigurado ako, guys, na yun po ay variation, hindi po siya error coin. Pagkat magiging iba po ang appearance ng coin kahit hindi 2015 kung siya po ay error coin. Kaya papatunayan po natin yan na yan po ay variation dito sa 2015 at masasabi natin siya yung pang-apat. So isa-isahin natin, no? Reviewin natin para mas madali ninyong ma-identify, no? Ma-distinguish, nakakaiba nga yung pang-apat na variation natin. Ito yung reverse die 2. Ayan yung kanyang obverse, guys, no? Baligtarin rin natin. Sinasabi na itong mga reverse die 2, ayan, hindi masyado matataas ang ipin ng cogwheel nito, eh. Diyan po nagkakatalo-talo ang mga variation sa barya kadalasan, eh. Diba? Ayan. Ayan ang reverse die 2 at ang reverse die 3, 2015. Kunin natin. Halos pareho lang yan sila, eh, pagdating pambihira, tumatakas. So, routine, eh, sa kanyang obverse. Eh, halos pareho lang naman sa reverse die 2. Pero pagdating sa reverse, pag inyong binaliktad ang mga barya, guys,
ay ito po yung tinatawag na reverse die tree na matataas yung ipin, yung cogwheel na yung parang gear na yan sa gitna, ayan po yung tinatawag na cogwheel, no? Talong lalo sa mga baguhan, no? Aralin po ninyo yan kasi itong mga dati na nating mga viewers, alam na nila yung ating sinasabi dito. Yan. Ayan ang reverse die tree at ito yung 1.5% na medyo mahirap na pong hanapin. Yung mga frosted coin dito sa 2015. Frost coin, special po yan at bukod tangi po ang pagkakagawa sa mga coin na ito. At yung ibang mga collectors, meron na po silang value dito at may narinig ako na may bumibili na nito. Parang 20 pesos ang kanilang palit. So, sa ngayon kasi, medyo mababa pa. No? At hindi naman parang sobrang hirap hanapin itong mga 2015 na ito na pros kung meron kayong diskarte. Pero kung wala kang gagawin diskarte dyan, eh malabo din, you know. Kaya meron na po itong collector's value, collector's price, lalong-lalo na kung uncirculated. Ayan. Okay, ito yung ating 2015 na sinasabi na maaring pang-apat na variation na hindi pa na-i-record sa endatomista.com, you know. 2015, sa unang pagtingin pa lang, eh, mapapansin mo na talagang may kakaiba na dito, eh. Unang-una ko napansin dito ay yung script. Republika ng Pilipinas ay sobrang lapad, no? Extra wide and makapal yung bawat lettering niya. Bold letters din naman pero mas malalapad ang bawat letra dito, eh. At yung kulay ng barya, guys. So sa reverse din ito, reverse die tree din itong 2015 na ito. At ganun din yung Bangko Sentral ng Pilipinas, yung bold letters niya ay mas malapad compare doon sa mga common coin. Kahit compare mo doon sa may frosted coin, no? Mas makapal yung kanyang mga script. Ayan siya. So compare natin dito sa mga reverse die tree at dito sa frost coin. Makikita nyo yung kaibahan. Ayan. May mga palatandaan tayo dyan, eh. Na dapat malaman para malalaman natin itong 2015 ito dahil baka isang araw mahawakan nyo. At least alam nyo na at maitatabi ninyo. Diba guys? Ayan. Ayan yung comparison. Ganon din dito sa frosted. Siyempre pag frosted, ibang iba yan. At ang ibang-iba din, siyempre doon sa reverse die tree sa kaliwa. So parang naging pag pinagtabi-tabi mo sila, eh, iba-iba. So hindi talaga sila pare-pareho sa kulay pa lang, no? At yung pinakamagandang panatandaan dito sa coin na ito, yung detalye na buhok niya. Meron po siyang portion sa tuktok na makinis. Ayan, kung mapapansin ninyo, no? Oh. At yung buong appearance, no? Likas dito sa coin na to na talagang hindi siya smooth, eh. Hindi siya glossy, hindi siya makintab. O kahit circulated na yan, malalaman mo naman ang barya kung talagang ano yung klase. Kung smooth ba siya, kung glossy ba siya, di ba? Ayan. Sa reverse niya. Ganun din, eh. Hindi ko naman sinasabing matte, no? Matte itong kuha na to, 2015 na ito. Medyo may kagaspangan ang kanyang surface kasi kung na-damage lang yan or dahil sa sobra sa sirkulasyon, dapat meron pa rin portion dyan sa barya na mababanaag mo kung ano ang kanyang pinanggalingan, di ba? Hindi, eh. Ultimo yung kasingit-singitan, eh, talagang magaspang siya. So kung naalala nyo, di ba? Mat yung ganung kwan kapag magaspang ang mga barya. So ayan. Sana guys, no, nakadagdag ito ng karagdagang impormasyon sa inyo at baka makakuha kayo at paki-comment or listing sa Kalimi Online Facebook page. So God bless you all guys, hanggang sa susunod tayo.